Hello guys! So this is Sir Archie once again, kaibigan, for another vlog. Okay guys, therefore sana po makatulong po itong vlog na to. So ang topic natin for today will be about your, of course, this is a part of your psychiatric nursing. Okay guys, psychiatric nursing. And of course, the topic will be about your panic disorder. Very good. Okay, sige po. Ano daw ang topic? Very good. The topic will be panic disorder. Now, always remember, no, common ito na tinatanong sa board exam at syempre commonly rin, no, nakaka-experience tayo ng ganito, lalo na if we are experiencing severe and tremendous amount of anxiety. Therefore, always remember, sir, ano po ang kailangan nating tandaan pagdating sa panic disorder para masagutan ang mga tanong sa board exam. Therefore, number one, always remember, kapag sinabi natin panic disorder, guys, this is recurrent. Okay guys, kapag sinabi natin recurrent, ibig sabihin ito ay paulit-ulit, no? Paulit-ulit siyang nangyayari, hindi lang one time, hindi lang two times, hindi lang three times, marami nitong beses na ganap sa iyo. At the same time, always remember, this is also unpredictable. Okay guys, it is what? It is unpredictable. Kapag sinabi natin unpredictable, hindi natin alam kung kailan siya mag-a-occur. Therefore, always remember, no, ginagawa natin ang mga normal nating activities, ginagawa natin ang mga normal nating guys, no, ginagawa sa loob ng isang araw, and then kaibigan, may magti-trigger, at kapag na-trigger ito, ano mangyayari? Guys, nagkakaroon ka kaibigan ng symptoms ng panic disorder. Guys, hindi mo alam kung kailan siya darating sa iyo, kung kailan siya aatake. Therefore, always remember, the main characteristic of your panic disorder is it is characterized by panic attacks. Very good. Ano daw, guys? It is characterized by panic attacks. Now, what are the symptoms of your panic attacks? Syempre, always remember, no, it involves your trembling. Okay, guys, ang description dito ng mga pasyente natin is kapag sila ay nakakarandam ng stress, sila ay nakakakita ng mga bagay-bagay na titrigger yung kanilang panic attacks, nagkakaroon sila ng trembling. Nanginginig ang kanilang mga kamay, nanginginig ang kanilang mga paa, nanginginig ang kanilang mga labi, nakukuha nyo ko yes or no, nababalot sila ng takot. Ang problema lang, kaibigan, unpredictable siya. Hindi nila alam kung kailan ito mag-a-occur. Guys, tulad ng sinabi natin kanina, trembling. Next, of course, you will be having your what? Guys, nagkakaroon sila ng tinatawag nating racing heart. Very good. Guys, in the medical term, always remember, racing heart is also known as your tachycardia. Very good. When we say tachycardia, always remember, bumibilis ang kanilang heart rate. Nagkakaroon ng bilis ang tibok ng kanilang puso. Bumibilis ang tibok ng kanilang puso. Of course, because this is triggered by anxiety, your sympathetic nervous response is being triggered. Kaya kaibigan, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating tachycardia. Kaya take note, actual board exam question. Ano ang tinanong? Guys, can your anxiety aggravate heart conditions? Can it contribute to the development of heart conditions? The answer is yes. Nakukuha? Guys, chronic anxiety can trigger, or guys, can aggravate, or can help, or can contribute to the development of having heart disease. Nakukuha niyo ko yes or no, or developing heart diseases? Nakukuha? Yes, very good. Therefore, pwede niyang mapapalala, pwede niyang mapalala, or pwede niyang ma-aggravate, guys, ang existing heart condition mo. Nakukuha niyo ko yes or no? Yes, very good. Next, of course, guys, nagkakaroon sila ng chest pain. Nakukuha? Ano ang karaniwang description sa mga tanong sa board exam? Nagkakaroon daw sila ng tightening. Very good. Nagkakaroon daw sila ng tightening of the chest. Nakukuha? Yes, very good. Guys, para daw may tightening ang chest nila. Nakukuha? Yes, very good. Ito yung narandaman mo rin, kaibigan, nung yung jowa mo, iniwan ka. Nagkaroon ka ng tightening of the chest. Tayo na lang dalawa. Very good. Ayan. Guys, syempre, no? Kapag iniwan ka ng jowa mo, pwede kang magsaktan, pwede kang magkaroon ng tightening of chest. Ayan, okay guys, therefore, always remember, maliban dyan, of course, nagkakaroon tayo, kaibigan, ng DOB. Yes, very good. What is DOB? This is difficulty of breathing. That's why our patients are complaining na parang silang nagkakaroon ng tinatawag nating impending doom. Guys, para daw sila nakakarandam ng impending doom. Guys, parang ikamamatay nila, kaibigan, yung atake sa kanila. Therefore, nahihirapan silang huminga. Next, of course, kapag kinausap mo yan, nauutal-utal sila. Nagkakaroon sila ng choking sensations. Nakukuha niyo ko, yes or no? Yes, very good. Meron daw silang feeling that something is obstructed. Guys, something is obstructed in the throat.
Guys, yan ang mga common description sa board exam kapag kaibigan panic disorder ang hinahanap, nakukuha, or ang tinatanong. Therefore, nagkakaroon sila ng choking sensations or obstructed throat. Parang feeling nila, kaibigan, there is something in their throats. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. And of course, nagkakaroon din sila ng tinatawag nating numbness. Very good. Okay guys, when we say numbness, ito yung feeling ng namamanhid. Nawawala, kaibigan, guys, yung mga pakiramdam nila. Nakukuha, nawawala, kaibigan, yung senses nila. So, meaning, kapag kinakausap mo yung mga yan, guys, no, lutang sila, wala sila sa sarili nila, at the same time, kaibigan, namamanhid sila. Yan yung mga description na maririnig mo sa mga pasyente na nakaka-experience ng tinatawag nating panic disorder. Now, the question is, do we need to manage? Yes or no? Yes, very good. Siyempre, kaibigan, we need to manage this. Sir, ano po ang management natin pagdating sa tinatawag nating panic disorder? Always remember, number one, you must assist. Guys, you must assist, guys, in solving the problem. In problem solving, you must assess, guys, or you must assess. You must assist, guys, in problem solving. Nakukuha? Yes, very good. Now, always remember, sir, ang ginamit na word natin is assist. Hindi niya sinabing solve the problem for the patient. Guys, we need to assess at we need to assist the patient in solving the problem. Aalalay lang tayo. Nakukuha niyo ko, yes or no? Because one of the main causes of anxiety is an unresolved conflict, no? Merong unresolved conflict ang iyong pasyente. Therefore, kaibigan, hindi po pwede na tayo ang so-solve noon. Dapat sila mismo ang so-solve sa kanilang sarili. Guys, nakukuha niyo ko, yes or no? Sila mismo ang magso-solve sa kanilang problema. Nandun lang tayo para mag-guide. Remember, kaibigan, guys, tip number one, assist. Kukuha, do not solve the problem for the patient. Rather, you will assist them in solving their problems. Nakukuha? Yes, very good. At syempre, always remember, you must teach coping behaviors. Ano daw, kaibigan? You must teach coping behaviors. Now, always remember, keyword pagdating sa board exam. Guys, keyword pagdating sa board exam. Kapag sinabi natin, kaibigan, na teach coping behaviors, ano ang hahanapin mo sa choices? Guys, kailangan mong ma-recall or, kaibigan, guys, ma-reassess ang previous coping behaviors niya. Ang kanyang mga previous coping behaviors. Hahanapin mo yan sa choices. Nakukuha? Hahanapin mo yan, kaibigan, guys, sa mga choices mo doon sa mismong mga choices doon sa mismong tanong sa board exam. Nakukuha? Yes, very good. Bakit? Kailangan nating i-recall, kailangan nating i-reassess, guys, ang mga previous coping behaviors na ginagamit ng pasyente natin, at kaibigan, i-eliminate natin kung ano yung mga hindi effective doon sa mga effective. Yung mga effective, i-retain. Yung mga hindi effective, tatanggalin at i-modify. Nakukuha? Uulitin ko. Guys, yung mga effective, uulitin nating gamitin. Guys, no? Yung mga hindi na effective, yung mga hindi na effective na coping mechanisms, i-modify natin sila. Nakukuha niyo ako, yes or no? Yes, very good. And of course, always remember, what will be your drug of choice? Sir, ano po ang drug of choice natin? The drug of choice for your panic disorder will of course be your benzodiazepines. Very good. You will be having your benzodiazepines. Ayan. Kapag sinabi nating benzodiazepines, the other name for this one is your anxiolytics. Very good. Ano daw, kaibigan? Anxiolytics. Very good. Kapag sinabi nating anxiolytics, tatandaan, lytic means distraction, anxio means anxiety. Therefore, it destroys or it eliminates your anxiety. These are anti-anxiety agents, benzodiazepines. Now, guys, board exam tip number 2. Sir, ano po yon, kaibigan? Always remember, hahanapin mo ang mga drugs na may PAM o kaya may LAM. Nakukuha? Kapag benzodiazepines or anxiolytics ang inahanap mo, therefore, always remember, lahat yan, kaibigan, may PAM, commonly yan may LAM. Nakukuha? Diazepam, alprazolam, midazolam. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, kung gusto mo ng ulam, kailangan mo ng SPAM. Very good, kaibigan, guys. Syempre, last na joke na lang na yon ni Sir Archie. Last na lang po yon. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan, guys. Yeah, goodbye. Vibes lang tayo, everybody. Good vibes lang. Yes, very good, guys. Yan, good vibes discussion. Okay, guys, always remember, malapit na ang board exam mo, tama? Yes, very good. Kung ikaw ay magte-take ng board exam at pinapanood mo tong vlog na to, therefore, you will definitely be RNs. Nakukuha? Yes, magiging RN ka. Magkakaroon ka ng dalawang letra sa iyong ending ng iyong pangalan, RN. Kung pinapanood mo to, yes, ikaw. Oo, ikaw. Ikaw.
Ikaw, ikaw, ikaw mismong nanonood, gumising ka na sa katotohanan. Huwag ka nang matakot. Bakit? Kasi magiging RN ka na. Gising ka na sa panaginip niyan. Bakit, kaibigan, guys? Kasi ikaw ay magiging RN na. It's time for you to wake up and accomplish your dreams. Now, focus dito sa lesson. Tandaan, kapag sinabi nating benzodiazepines, anxiolytics, therefore, meron ba silang PAM? Yes, meron ba silang LAM? Yes, very good. Diazepam, alprazolam, midazolam. Commonly, yan po ang mga anxiolytics natin. Of course, guys, what are the other meds to be used? Sir, ano po yung mga other meds natin? Okay, guys. Other medications involves your what? Guys, it involves your beta blockers. Very good, guys. It involves your beta blockers or beta blockers. Now, always remember, ang mga beta blockers natin, always remember, karaniwan sila po yung mga drugs na may ulol. Nakukuha? Yes, very good. Okay, kaibigan, guys. Metoprolol, atenolol, propanolol. Guys, nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good, guys. Mga beta blockers po yan. Now, ito ang tatandaan mo, kaibigan, kapag beta blockers. Beta adrenergic blockers. Beta adrenergic blockers. It blocks the adrenergic receptors. Kung ibablock nilang adrenergic receptors, also known as your sympathetic receptors, nakukuha kung ibablock mo yan. Therefore, kaibigan, guys, mawawala ang sympathetic response. Therefore, kaibigan, marirelax yung pasyente. Nakukuha nyo ko, yes or no? Mawawala yung racing heart niya. Nakukuha nyo ko, yes or no? Mawawala yung chest pain niya. Nakukuha? Kaya lang ang problema, kaibigan, kapag beta blockers, guys, always remember, binablock niya ang adrenergic receptors pati ng lungs. Therefore, guys, if your lungs, adrenergic receptors will be blocked also. Therefore, kaibigan, guys, pwede yung magkaroon ng side effect na bronchoconstriction. Ano daw, kaibigan, guys? Pwede yung magkaroon ng side effect. SE, kaibigan, sa board. Tingnan mo, tingin. Guys, SE sa board. Ibig sabihin, kaibigan, guys, side effect. Side effect, ano magiging side effect niya? Guys, dahil na-block ang adrenergic receptors mo sa lungs, therefore, kaibigan, the side effect will be your bronchoconstriction. Okay, guys, pwede siyang magkaroon ng bronchoconstriction. Kaya, kaibigan, tatandaan, huwag mo yang ibibigay sa mga tao na may asthma. Huwag mo yang ibibigay sa mga patients na may asthma. Nakukuha niyo ko, yes or no? Because it could lead to bronchoconstriction. Therefore, kapag nagkaroon ng bronchoconstriction, it will aggravate your asthma. Nagkakaintindi po ba, yes or no? Yes, very good. And of course, guys, you will also give your MAWIS. Nakukuha? Sir, ano ang MAWIS? This is your monoamine oxidase inhibitors. And of course, kaibigan, guys, you will also have your SSRIs. Nakukuha, your selective, guys, these are your selective serotonin reuptake inhibitors. Guys, these are used to balance your neurotransmitters to alleviate anxiety. Nakukuha? Now, kaibigan, guys, kung gusto mo na malaman specifically ang functions ng SSRIs and MAWIS natin, guys, you can watch it on the next video. Guys, subscribe ka. Guys, at syempre, i-follow mo itong YouTube channel na ito para, kaibigan, guys, ikaw ay makasunod at, kaibigan, makita mo yung mga continuous concepts natin at makapag-prepare ka sa board exam. Nagkakaintindihan po ba, yes or no? Yes, very good. Ayan, guys, you will be having your MAWIS, you will be having your SSRIs. Nakukuha nyo ko, yes or no? Yes, very good. Okay, guys, these are to balance your neurotransmitters, enable for you to decrease your anxiety. Guys, yung detalye sa MAWIS at SSRIs, i-discuss natin, kaibigan, on other videos, okay? Yes, very good. Therefore, ang kailangan mo lang malaman ngayon, sa panic disorder, nagbibigay tayo ng MAWIS and SSRIs plus beta blockers. Nakukuha? Yes, very good. However, kaibigan, ano daw ang drug of choice natin? The drug of choice is anxiolytics, tama? Yes, guys, ayan, you will have your PAM, you will have your LAM, tama? Diazepam, alprazolam, kaya lang ito ang tatandaan mo. Guys, ang mga anxiolytics natin, they are addictive. Nakukuha, addictive yan. Example yan, Valium or diazepam, tama? Nakaka-addict yan. Therefore, if your patient has addiction, guys, you will have your antihistamines. Very good. Guys, you will be giving your antihistamines. Guys, these are given if with addiction to benzodiazepines. Kung meron kang addiction sa benzodiazepines, you will use your antihistamines. Nakukuha? Yes, very good, sir. Why do we need to use your antihistamines? Bakit? Di ba ang antihistamine, yan ay anti-allergic reaction, anti-hypersensitivity reaction? Yes. However, meron secondary effect ang antihistamine, which is a depressant, no? Pinapatulog ka, pinaparelax ka. Therefore, kaibigan, guys, kung meron kang addiction sa benzodiazepines, we can use the secondary effect of your antihistamine
which is a depressant. Therefore, kahit papano kakalma ang iyong pasyente, kakalma kaibigan ng tao may anxiety. It can, guys, help alleviate your panic disorder. Nakukuha niyo ako, yes or no? Yes, very good. Now, tingin sa akin, kaibigan, guys, let's have a review. Guys, para sa board exam, tama? Yes, okay guys. Therefore, always remember, meron ba tayong tinatawag na panic disorder? Panic disorder? Isa pa, panic disorder? Very good. Kapag sinabi nating panic disorder, is it recurrent? Yes. Is it unpredictable? Yes. Very good. Is it characterized by panic attacks? Yes. Very good. Therefore, always remember, ang panic attacks, nagkakaroon ba siya ng trembling? Yes or no? Yes, very good. Nagkakaroon, kaibigan, sila ng trembling. Ibig sabihin, nanginginig sila. Kaya kapag nakakausap mo itong mga to, kaibigan, guys, no, sila'y nababalot ng takot. Meron ba silang racing heart? Nagkakaroon ba sila ng tachycardia? Yes. Nagkakaroon ba sila ng chest pain? Yes. Kaya anong sabi natin, kaibigan? Actual board exam question, can it contribute, guys, to the development of heart conditions? Answer is yes. Nakukuha? Long-standing anxiety disorder can contribute to the development of heart diseases. Next, of course, nagkakaroon ba sila ng choking sensations? Yes. Anong mga keywords ang hahanapin mo sa board exam? Feeling daw nila, meron silang tightening of the chest. Feeling nila, kaibigan, meron daw something in the throat. Nakukuha, feeling nila, namamanhid sila, nagkakaroon sila ng numbness. Guys, those are typical symptoms of panic attacks. Therefore, kaibigan, guys, pwede sing meron ang pasyente mo ng panic disorder. Question, do we need to manage? Yes. Will you solve the problem for the patient? No, very good, guys. Don't solve the problem for the patient. You will only assist in solving the problem. Next, of course, will you teach coping behaviors? Yes, you will teach coping behaviors. And ano yung keyword na hanapin mo sa choices sa board exam? Always remember, you must recall, reassess previous coping mechanisms, previous coping behaviors of your patient para malalaman natin yung mga effective at yung mga hindi effective. Yung mga effective, retain, i-reuse natin. Yung mga ineffective, yung mga hindi effective, i-modify natin, and then kaibigan, titingnan natin sa susunod kung ito ay magiging effective sa kanya. Medications. What is the drug of choice? Very good. The drug of choice will be your benzodiazepines or anxiolytics. Lahat yan may PAM, lahat yan may LAM. Tama? Yes, very good. At syempre, always remember, you will have your other medications. Sir, ano po yung mga other medications natin? Pwede ba ang beta blockers? Yes. Ang tanong, kaibigan, pwede bang ibigay ang beta adrenergic blockers, ang mga drugs na may ulol sa taong may asthma? No. Bakit, kaibigan? Kasi ang side effect ng bronco, guys, or ang side effect ng beta blockers will be bronchoconstriction. Therefore, kapag bronchoconstriction, kaibigan, guys, ano mangyayari? Magnanarrow o magdadilate. Magnanarrow or magdadilate. Magnanarrow. Kapag nagnarrow ang airway at kaibigan, binigay mo yan sa taong may asthma, therefore, your asthma will be aggravated. Nakukuha? Yes, very good. Therefore, will you use your MAWIs and SSRIs? Yes, very good. Is this to balance your neurotransmitters? Yes. Ang tanong, aabangan mo ba ito sa mga susunod na video? Yes, very good. Guys, ang tanong, magsasubscribe ka ba? Yes, very good. Kaya subscribe na. Nakukuha? Yes, very good. At the same time, always remember, guys, you'll also be having your what? Guys, you'll be also having your antihistamines. Sir, bakit kailangan natin ng antihistamines? Kailan ito ginagamit? Kapag merong addiction sa benzodiazepines. Anong ginagamit natin sa antihistamine? Yung primary effect o yung secondary? Is it the primary effect or secondary? Siyempre, kaibigan, guys, yung secondary ang hinahanap natin, which is a form of depressant. Therefore, will it calm the client? Yes. Will it relax the client? Yes. Now, kaibigan, guys, that is panic disorder. Nakukuha nyo ako, yes or no? Yes, very good, guys. Kaya kapag tinanong ang panic disorder sa board exam, alalahanin mo lang ang vlog na ito. Nakukuha? Yes, very good. At sasabihin mo, ito na ba talaga ang board exam? Yep, very good, kaibigan, guys. Ayan. Nakukuha nyo ako, yes or no? Yes, very good. Okay, kaibigan, guys, I want to see you on the next vlog, kaibigan, guys. Tandaan, sa board exam, kailangan mo ba ng talino? Yes. Kailangan ba ng knowledge? Yes. Kailangan ba ng diskarte? Yes. Pero higit sa lahat, kaibigan, kailangan ba ng confidence at lakas ng loob? Yes. Kailangan mo ng confidence at lakas ng loob para harapin yan. Kaya, kaibigan, guys, no, kung marami ka ng beses nag-take, kung nagkaroon ka ng mga failures sa mga una mong take ng board exam, okay lang yan. It doesn't matter how you started. What matters is how you finish. Nakukuha? Yes, very good. Therefore, you cannot go back and change the beginning. Start here and now and change the ending. Dahil this is the time.
time na magiging RN ka. So this is Sir Archie. Guys, inyong lingkod, maraming maraming salamat kaibigan guys for watching this vlog. And hopefully kaibigan guys, mag-subscribe kayo, paki-share na rin itong video na to para marami tayong matulungan, okay? Yes, very good. This is again, this is Sir Archie, this is Sir Alpha P. Okay kaibigan guys, thank you and may God bless you all. Stay safe, kaibigan, stay safe. Okay, wear your face mask, ha? Okay, sige po. Talama, salamat at maraming maraming salamat sa inyo lahat. At kaibigan guys, God bless everyone. See you on the next vlog. Alpha P. Yep.